بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بلا إحسان يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hindi naman ito, ang akin namang i-deliver dito ay hindi masyadong seryoso. Wala naman tayo sa pagkaseryoso. Baka iiyak kayo. Ang topic pong aking tatalakayin ngayon, yun pa rin almost the same. Okay? At may kahulugan po ito kung mga problema, kaalaman. I will quote sa Quran, sabi ng Allah. Okay? Bismillahirrahmanirrahim. Sinasabi dito, fasalu ahlal dikri in kuntum la ta'lamun. Ang ibig sabihin, kung tayo lahat, kung walang kaalaman, magtatanong tayo sa mga taong may kaalaman. Sinasabi, in kuntum la ta'lamun. So ang bagay na hindi natin alam, magtatanong tayo. Ito lalo na sa mga new Muslim na madaling magbigay ng fatwa, ha? Haram o halal, madali siya magsabi, haram, halal, lalo sa mga bagong Muslim. Madali rin ang may mga grupo din na madaling magsabi, kafir, munafik. Ay hindi po ganito ang Rasulullah SAW. Sa kapanahonan po ng Prophet Muhammad SAW, si Omar radiyallahu an, they're walking along the street, at kilalang kilala na munafik, at kinausap ni Umar radiyallahu an ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, this person is a well-known munafik. Allow me, ha, na putulan ko siya ng liig. Sabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya Umar, I am not sent what is inside. Inside meaning munafik. Allahu alam. Ang nakakaalam ay siya lamang munafik siya o hindi. But I am sent to the outside. Bakit? Maraming mga tao na kinakalyuhan na nga ang noo, tuhod, kahit mahabang balbas, hapit, halos abot sa tuhod, pero hindi mo alam siya ba religyoso o hindi. Sabihin mo religyoso, pero actually munafik. Mayroon namang tao na walang kalyo ang noo, walang balbas, pero hindi mo alam, ay mas sinsiro yun. Baka nagtatahad yun, nagbibigay ng sadaka, zakat. So it's very hard to judge a person. And three persons na will be restricted, first people to be restricted on the day of judgment. What? Who are those people? Sila ang pinakaunang tao ilalagay sa paraiso at sila ding unang tao na ilalagay sa impernong apoy. One person he said, nandoon niya sa impernong apoy, sabi niya, Ya Allah, you know well, alam mo, na nagtuturo ako ng Quran, namatay ako, habang nagtuturo ng Quran, bakit ako nandito siya sa Jahannam? Instead na I'll be there in paradise. Sabi ng Allah, ha? Nakuha mo na yung reward. Actually, you are lying. You did that on earth not because you praise me, para sa akin, kundi para ang mga tao ay to praise you. Sabihin nga, ito ay magaling magbasa ng Quran. So that's why I put you in hellfire because you receive your reward. Ang pangatlong tao, sabi niya, Ya Allah, mayamang-mayaman ako, pero namatay ako, mahirap. Dahil yung lahat ng kayamanan ko, pinamimigay ko sa mga tao, mga mahihirap. At namatay ako ng mahirap. Sabi ng Allah, you are a liar. You did it, not for me, hindi para sa akin. You did it para sa mga tao na i-praise kanila. Ibig sabihin, sa Ilonggo, padala akong kanya mo. Daigon ko sa Bisaya. Daigon ano sa Tagalog? To praise you. Pupurihin ka. Okay? Natanggap mo na yung pagpupuri sa tao doon sa lupa. That's why I put you in hellfire. The last person, okay? You remember the story? Ang last na tao, sino yun? Ang mayaman, ano pa? Ay, yung matay sa jihad. Ya Allah, namatay ako sa jihad. I fought bravely in your religion to defend your religion. Pero bakit ako nandito ngayon ako sa hellfire? Sabi ng Allah, you are a liar. Dahil doon ka sa mundo, ha, ay nakipagdigmaan ikaw, not for my sake, hindi sa aking religion, because para lang ikaw ay ma-praise ng mga tao, mapupuri, na ikaw ay
a valiant warrior, magaling na warrior. That's why I put you in hellfire, because you receive your reward while you are in earth. So mga kapatid, it's not easy. Huh? Nga tayo ay nagdadawa, tayo nagsasalita ng mabuti, and then we think paradise. No, it's not easy. That's why ang mga Muslim, you say, inshallah. But if you are proud, nakabigay ka ng zakat, nagtahajud ikaw, mayroon pa mga tao, sabi niya, nag-ayun na ako, nagtatahajud ako, be careful. This is a sign of arrogance. Because a true Muslim, a sincere Muslim, hindi niya ipropagate kung ano ang kanyang nagagawang mabuti. So, I give you one story. Okay. It may be related to it or not. Pero just para malaman natin na bilang Muslim, mga 5 minutes pa, sir? Ilang minuto pa? Hindi inaurasan. Ang pabor ko ito. May taong, dapat tayong mga Muslim, we listen the instruction. To enter paradise, you must listen the instruction. No other than the instruction of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and the instruction of Allah. So, this is a simple instruction. May taong nagbibinta ng kabayo. Yeah, I give you an analogy. This is a story nga nakita ko. Nagbinta siya ng kabayo. Sabi niya, itong kabayo ko is unique. Sasakay ka lang na pagsabihin mo lang ito na Subhanallah, lalakad na itong kabayo ko. Hindi kailangan nang latiguhin pa. Sabihin mo lang, Subhanallah, lalakad ito. Kung sabihin mo, Alhamdulillah, Alhamdulillah, tatakbo ito. Tatakbo. Pag gusto mong ipahinto, okay, sabihin mo lang, Allahu Akbar. Ano ang tatlong instruction? Kung papalakarin, Subhanallah. Kung patakbuhin, Alhamdulillah. Kung pahintuin, magaling kayo sa instruction, mag-iingat ka, baka mahulog kayo ngayon. Yung sumakay na yung bibili sa kabayo, sakay na siya. Wala nga, ano. Tuwang-tuwa siya. Ganda pala ng kabayo, lumalakad na. Sabi niya, Alhamdulillah, bilis ng kabayo, takbo. Alhamdulillah, sabi niya, bumilis ng kabayo. Tuwing sabi niya, Alhamdulillah, bumilis ang kabayo. Alhamdulillah, bumilis ng kabayo. Nakita niya ay bangin na ang sa harapan. So niisip niya mamatay na siya dahil bangin na yan. Nalimutan niya dahil naratal na siya sa bilis ng takbo. Alhamdulillah, mararatal na siya. Wala na siyang alam kung anong sasabihin. Sabi niya, mamatay na ako. Sabi niya, Allahu Akbar. Sabi niya, Allahu Akbar. Ano yung Allahu Akbar? Hinto. Biglang huminto ang kabayo. So yung huminto ang kabayo, huminga siya ng malaki. Tumingin siya sa langit. Sabi niya, Alhamdulillah. Ano yung Alhamdulillah? Tumakbo. Hulog siya. Nahulog. Nalimutan niya ang instruction na kung Subhanallah ay palakad, Alhamdulillah ay patakbo. Allahu Akbar. Minsan ganun ang tao. Nalilimutan natin ang mga instruction mula sa ating mga teacher, ustad, at mula kay Allah. Nalilimutan natin. We must be careful. Okay. Tungkol naman sa paghanap ng kaalaman, dito tayo ngayon, bilang students, nagharap tayo ng kaalaman. Okay. May nabasa ako dito isang maalam na, ay, nalimutan ko siya ba ay Pakistani o siya ba ay, India, ano? Okay. Isang maalam na tao. Siyempre, kung maghahanap ka ng kaalaman, pupunta ka sa mga ustad natin, magbasa ka ng Quran, hadith. May kilalang maalam na ulama. Nalimutan ko, it's either Pakistan or India. Anyhow, ang India is under Pakistan. Noon. Ang pangalan po niya ay si Mullah Nasruddin. Kilala siyang na maalam. So, yung mga maalam din sa ibang lugar na mga hindi mga Muslim, nainggit sila sa kaalaman ng isang Muslim. So, pumunta sila at di-challenge him, Nasruddin. Si Mullah Nasruddin, he challenged him. Kung tingnan natin kung siya ba ay talagang maala. Okay? So, yung doon sila sa stage, mayroon silang question and answer kasi susukatin lang kaalaman.
ang tatlong wise men pumunta doon. Ang first wise man began asking. Exactly, nagtanong siya doon kay Mulla Nasruddin. Tinanong, where is the deepest part on earth? Kung talagang maalam ikaw, saan ba ang pinakamalalim na lugar sa mundo? Sabi ni Mulla Nasruddin, dito sa aking paa. Siya alam sa aking paa. So, it's funny. Sabi ng isang maalam, how could you prove that? Sabi niya, if you want to disprove, kung gusto mo akong i-disprove na I'm lying, okay, sukatin mo mula di sa aking paa, palalim. Kung how many kilometers daw. Ito ang pinakamalalim, sabi niya. Siya pa ilingon-lingon na yung isa. Talagang maalam ito. Pangalawa naman, umutang malam, nagtanong yung pinakamalam. Tinanong siya, How many stars? Tinignan lang kayo gabi, hindi ganito auditorium, gabi, nakikita ang mga bituin. How many stars? Sabi niya, the numbers of the stars, the same the numbers of the hair of my donkey. Ano nang dami ng mga bituin? Kasing dami ng mga balahibo ng aking donkey. Sabi niya, I could not believe. If you don't believe, sabi ni Mulla Nasruddin, if you don't believe, try to count yung buhok ng aking donkey and then you will tell me. Sabi niya, how could I count? Paano ko bibilangin ang balahibo ng iyong donkey? Sabi niya, then how could I count the stars? Yung pangatlo talaga, nainggit na yung pangatlo. Talagang gusto na siya subukan. Tumayo na siya ang yabang sa isa, pangatlo. Sabi niya, talagang maalam ka, no? Parang alam mo lahat yung donkey. Yung donkey mo, pinagyayabong mo, maalam ka. Tanungin kita tungkol sa donkey mo. Sabi na, okay, sabi ni Mulla Nasruddin, okay, Mulla Nasruddin, okay, no problem. Kung alam mo ang iyong donkey, ang buntot na iyong donkey, ilan ang balahibo? Ang buntot na iyong donkey, yung buntot lang, ilan ang balahibo niya? Nag-smile ang ulama, sabi niya, very simple question. You know, the number of the hair of my donkey, the same as the number of your bird, yung balbas mo. Sabi niya, funny, I could not believe. If you don't believe, sabi ni, if you don't believe, bubunot ka ng isang balahibo sa buntot ng aking donkey, bubunot din ako ng isang yung balbas. Bunot ka ng dalawa, balahibo sa buntot ng aking donkey, bubunot din ako ng pangalawa ng inyong balbas. Hanggang sabay-sabay tayo magkaubusan. Pareho, sabay tayo hinto. Sabi niya, never. Say, I answer the question. So sometimes, mga kapatid, if you are looking about knowledge, in argument, lalo na sa mga argumento in debate, that's why, if possible, we will avoid debate. Dahil sa debate, hindi lahat ng nagdidebate ay naghanap sila ng katotohanan. Most of the debate, gusto lamang niya i-down ang kanyang kontra. Gusto lamang i-down. Ang opponent, i-down niya. Kahit anong totoo, hindi niya tanggapin. Basta mapahiya lang yung kontra. Sometimes, debate is like that. So ang akin lang mga masasabi, mga kapatid, habang dito tayo ngayon sa Qatar, at it's related to our subject, at sa ating pagbabago, maghanap ng kaalaman, uuwi tayo sa Pilipinas, ihanda natin ang ating sarili habang dito tayo sa Qatar, mag-aaral tayo. For those people, those Muslim students, mga babae o mga lalaki, dito sa Fanar, inshallah, you continue your study, inshallah. And we have our ustad, we have doctor of jurisprudence, we have master of hadith, may mga sharia graduates tayo dito, mag-aral tayo, magtanong tayo sa kanila. Especially, I advise the new Muslims. I-avoid natin yung magbigay tayo ng fatwa, avoid natin mag-condemn siya ay kafir, siya ay munafik, and above all, inshallah, we will humble ourselves. Why? If you believe that you are the highest, ikaw ay nandoon sa itaas, ang iba ay mababa, no other than you are no difference with Satan. Ang unang kasalanan na commit
sa mga nilalang ni Allah is arrogance. After the creation of human being, when Adam was created, Allah brought the, Adam in front of the malaika and Iblis. Iblis was there. And he ordered, Allah ordered the malaika, of course, including Iblis, to bow down. Prostrate before Adam. Anong unang kasalanan nila? Anong unang kasalanan na nakumit sa nilikha ng Allah? Sabi niya, si Iblis ay hindi siya nag-prostrate. Allah asked him, not because Allah doesn't know, but gusto ng Allah sa kanyang mga nilikha to express his freedom and reason why you don't worship. Why you don't prostrate. Worship and prostrate is different. Sabi niya, Ya Allah, you created me from fire. This man, you created him from the dust. Why should I prostrate? Nilagay niya ang sarili niya sa taas. Nilagay niya si Adam sa baba. Dahil he was created from fire. Anyone today, you and me today, will think that you're better than your brother. You are thinking that better than your sister. You have no difference with Satan. And me including myself. Bakit? May mga taong maliit lang pinag-aralan. Pero hindi mo alam, naubos ang tahajud. Nagtatahajud. Nagbibigyan ng zaka or sadaka. You could not judge a person. So, avoid, if you want to be a good Muslim, me, I am talking to myself, no other than try to respect, humble ourselves, not to put ourselves in the highest, and then looking unto others, sila ang mas mababa, ako ang mas magaling sa kanya. Ito lang, ako magtapos. Subhanakallah, Allahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.